Hindi lang sa dagat, kundi pati sa himpapawid ay nakaranas ng harassment ang Maritime Patrol ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR. Sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal, ilang beses binuntutan at dinikitan ng helicopter ang Chinese military aeroplano ng BIFAR. May unang balita si Ian Cruz. Maliban sa napuputol na radio challenge ng Chinese Navy, tila payapa ang Baho de Masinloc o Panatag Shoal ng datna ng aming sinakyang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Nag-iisa ang China Coast Guard 3305 na naispatan sa bukana ng bahura. Bagamat may mas maraming Chinese militia vessel sa hilaga nito. Pero ilang minuto pa lang ng Maritime Patrol, lumapit na ang isang helicopter sa Panatag Shoal hanggang dumikit sa sinasakyan naming eroplano. Bumubuntot na sa atin itong kulay gray na chopper ng China. Ito pong area na kinaroroonan natin. Ito yung bunganga ng Baho de Masinloc kung saan doon sa loob nito ay merong Chinese militia vessel na nagbabantay at sa labas naman ay may China Coast Guard din na nagbabantay. Kaya naman wala pong makalapit dito na mga mangingisdang Pilipino o kahit anong mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino. Sa lapit ng bubuntot na Chinese helicopter, lubha na raw itong delikado kaya niradyoan ito ng aming piloto ng dalawang beses. Chinese military helicopter, you are violating the flight air safety prescribed by the FAA and ICAO. You are flying too close to our position at less than 50 feet. You are endangering the safety of our crew and passengers. We are a Philippine government aircraft performing our mandate to fly and conduct maritime survey over Baho de Masinloc or Scarborough Shoal within our exclusive economic zone. Be wary of safety and distance your aircraft from our position. Pero sa halip, lalo pang lumapit ang chopper na satansya ng aming kasama ay 6 na metro ang layo. Gaya ng mga barko ng China, sa bukana ng shoal naglagi ang chopper. Tila pagpapakita ng navigation at airspace sa shoal, kontrolado nila. Sa loob ng shoal, makikita ang tila magkakambal na militia vessel na nagbabantay sa bukana nito. Kaya hindi nakapagtatakang walang mangingisdang Pilipino na nakakapasok o nakakalapit doon kung saan maraming isda. Nang umalis kami sa shoal, tinatayang 25 nautical miles sa silangan nito, nadaanan namin ang Chinese Navy Warship 174 na may helipad at kung saan pinaniniwalaang galing ang chopper na bumuntot sa amin. Niradyohan pa kami ng Chinese warship. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Please review your chart. Kinahapunan, ang China Coast Guard Vessel 3305 mula sa silangan ay nasa norte na. 6 na Chinese militia vessel naman ang nakapwesto sa hilagang silangan ng shoal. Ang magkadikit na militia vessel sa loob ng shoal, tila walang galawan. Makalipas ang ilang minuto, nagpakitang muli ang Chinese military chopper at tinahak ang direksyon namin pero hindi na dumikit. Wala ring palitan ng radio challenge. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.